sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Po makalipas ang nagmamadaling alas 7 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes, ikalawa ng buwan ng Enero, taong 2023. At ito ang IZ Balita Nationwide, pang-umagang edisyon IZ Balita para sa Nationwide. Nangunguna sa ating mga balita, naiya sinalubong ng aberya sa unang araw ng 2023, libu-libong pasahero na stranded. Bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok, bumaba. Narito lang firecracker-related fire, tumaas. DOH nakapagdala ng mahigit 400 bagong kaso ng COVID-19. At pagsirit ng COVID-19 cases matapos ang holiday season, inaasahan. PBBM at VP Sara, kapwa nakakuha ng halos 90% trust rating. Big time oil price hike kasado na bukas. Rollback sa LPG, ipinatutupad na o pinatupad ng ilang kumpanya ng langis. Sa balitang pangkalakalan, suporta sa fisheries sector, mas pinalakas ng land bank. At sa iba yung dagat, 15 katao patay matapos bumaligtad ang isang bus sa Mexico. At sa balitang showbiz, Nadine Lustre, bukas na makipag-collab sa ex-boyfriend na si James Reid. Ano yung balik? Balik ba yun? Magsasama lang sila ulit sa pag-a. Ah, okay. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Magandang umaga, kami po ang maghahatid sa inyo ng mga balita. Happy New Year! Ako po si Jom Taray. At Senyor Ray Pacheco. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Ang ating mga balita, sinalubong ng aberya sa unang araw ng 2023 ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa Air Traffic Management System ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Kabilang sa mga kinansilang flights, Philippine Airlines, PR507, 508 Manila, Singapore, Manila, PR306, 307 Manila, Hong Kong, Manila, PR468, 469 Manila, Incheon Airport, Manila, PR730, 731 Manila, BKK Airport, Manila, PR658, 659 Manila, Dubai Airport, Manila, PR894, 895 Manila, Taiwan Airport, Manila, PR1819, 1820 Manila, Davao, Manila. Sa Cebu Pacific Flights naman, BJ375, 376 Manila, Rojas Airport, Manila, 5J506, 507 Manila, Tuguegarao Airport, Manila, 5J581, 582 Manila, Cebu, Manila, 5J461, 462 Manila, Iloilo, Manila, DG6117, 6118 Manila, Naga Airport, Manila. Sa PAL Express, 2P2133, 2134 Manila, Bacolod, Manila, 2P2543, 2544 Manila, Dumaguete, Sibulan Airport, Manila, 2P2525 o 2526 Manila, Lagindingan Airport, Manila. Pansamantala na mga balik operasyon na ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos ang aberya sa air traffic system. Sinabi ng Department of Transportation, DOTR, na pansamantalang nagpatuloy ang operasyon ng paliparan bandang alas 4 ng hapon at ipinagpatuloy ito sa oras ng 5:50 ng hapon. Dagdag pa ng DOTR, bumagsak ang Air Traffic Management Center dahil sa pagkawala ng kuryente bandang 9:49 ng umaga.
Lumapag ang unang flight na mula sa Brisbane, Australia. Pagkatapos ng 6 na oras, habang aalis sa patungong Hong Kong ang unang flight sa NAIA. Bukod pa rito, ang naging sanhi nito ay dahil sa pasilidad ng Air Navigation ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon sa CAAP, nakikipag-ugnayan na sila sa mga airline para matulungan ang mga apektadong pasahero. Pinayagan na rin ng 24/7 ang operasyon ng mga airline upang mas maraming flights ang maikasa. Desmayado ang maraming pasahero dahil sa kanseladong flights matapos magka-aberya sa Ninoy Aquino International Airport. Matatandang ipinayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nadaantalan lahat ng biyahe sa paliparan bunsod ng technical issues. Bukod pa dito, naglabas din ng abiso ang ilang airlines company kaugnay sa kanselasyon ng mga biyahe kung saan libo-libong pasahero ang problemado makarang may tala ang nasabing insidente. Sa ngayon, naibalik na sa normal ang operasyon sa lahat ng paliparan at nakarating na rin sa kani-kanilang destination ng ilang mga pasahero matapos makapag-rebook. Hinikayat naman ng lahat ng mga pasaherong naantala ang kanilang biyahe hinggil sa face-to-face rebooking. Wala namang problema o issue na nakaapekto sa distribution na facilities ng Meralco matapos ang nangyaring aberya sa air traffic system sa NAIA. Ito ang ilinaw ni Meralco spokesperson na Jozel Diriaga, kung saan batay-anya sa kanilang investigasyon, wala silang nakitang power outage mula sa kanilang mga linya. Sinabi pa ni Zaldariaga na nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng NAIA hinggil sa nasabing issue. Tiniyak naman ni Zaldariaga na handang tumulong ang Meralco sa Airport Authority sa oras na mangailangan ng assistance. Travel vouchers at rebooking of flights ang Philippine Airlines dahil sa pagkakaroon ng on-hold flights ngayong araw. Ito ay pagmabigyan ng opsyon abang pasahero na ipagpaliban muna ang pagbiyahe para mabawasan ang dami ng mga pasahero sa loob ng paliparan. Nagbigay rin ng food packs at ng PAL at iba pang airline companies tulad ng Gulf Air at Korean Airlines para maibsan ang kanilang gutom dahil sa pagkaka-stranded dulot ng glitch sa air traffic systems ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Samantala, patuloy naman ang MIA sa MIAA sa pagdideploy ng emergency response teams at CAAP sa pagre-resolba ng naturang aberya para alalayan ng mga pasaherong naapektuhan kahapon. Dahil dyan, nagkaloob ng libreng sakay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga pasaherong na-stranded sa NAIA. Ayon sa LTFRB, ang libreng shuttle service ang maghahatid sa mga pasahero patungong Clark International Airport matapos magkaroon ng technical problem sa naturang airport. Sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guaris III, nakipag-ugnayan na sila sa mga transport operators sa National Capital Region o NCR at Region 3 upang matulungan ang mga na-stranded na pasahero. Layo nito na maprotektahan ang mga pasahero laban sa mga mananamantalang taxi at TNVS na maniningil ng mahal na pamasahe. Samantala, 10 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. May report tayong tatanggapin mula sa labas ng studio. Naganap na kanselasyon ang lahat ng inbound at outbound flights sa NAIA. Hindi daw magandang pagsisimula ng bagong taon. Ang detalye ni Aliyah Hatid de Patrol 19, Shelly Ortega. Bueno, Shelly. Bagong taon pero lumang problema ay nandyan pa rin. Ito ay niyag ni Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace Poe makaraang sa unang araw ng bagong taon ay nakansila lahat ng inbound at outbound flights sa NAIA makaraang magkaaberya sa air traffic flight system. Ayon kay Senator Poe, maaasa tayo na ang bagong taon ay maghahatid na magandang pagbabago pero mukhang sa unang araw pa lang ng bagong taon ay nasira ang ating hangarin o resolution para sa air transportation. Gate ni Senator po ang pagkakansila ng lahat ng inbound at outbound flights o yung mga flights papasok at palabas ng bansa ay pagpapakita na kailangan ng multiple contingency plan at agarang rollout o pagpatupad ng kaukulang tulong sa mga stranded o apektadong pasahero.
Sinabi pa ni Senator po na hindi ito magandang pagsisimula ng bagong taon. Anuman anya ang sanhin ng pagkadiskril ng radar services ng NAIA, pinapakita kung gaano kalawak ang pinsala o epekto kapag may isang serbisyo ang magkaaberya sa paliparan. Nanawagan Senator po sa transport at airport officials at sa lahat ng airlines na pagkalooban ng ganap na ayuda ang mga stranded na pasahero para hindi gaanong maging traumatic sa kanila ang nangyari. Giit ni Senator po, wala pang isang buwan na magsalita siya ukol sa lagay ng air transportation sa bansa. Salipaan niya mabawasan ang mga nasa listang problema sa air transport, ito ay nadagdagan pa. Kailangan niya masunod ang karapatan ng mga pasahero sa ilalim ng air passenger bill o yung rights o air passenger bill of rights at dapat makatanggap sila ng anunsyo sa mga airline na kansilado ang biyahe nila at kung umabot sa 2 oras ang delay ay makatatanggap sila ng pagkain at inumin habang naghihintay ng bagong schedule. Dagdag pa dito, kung abutin ng 3 oras ang delay, maaari na silang ma-rebook o refund o di kaya ay magpabook sa ibang airlines. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Nuglatsing pila matawag ng lakas sa DWIZ. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Maraming salamat Patrol 19 at Sally Ortega Bueno. Samantala, bumaba ang naitalang firecracker-related injuries ng Department of Health to DOH mula yan December 21, 2022 hanggang January 1, 2023. Sa datos ng kagawaran, naitala ang 137 na kaso ng fireworks-related injuries kung saan mas mababa ito ng 15% sa naiulat na 162 cases sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, bumulusok ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok sa Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas at Barma. Ipinunto ng opisyal na nakatulong sa pagbaba ng mga kaso ang ipinatupad na ordinansa ng mga lokal na local government units kaugnay sa paggamit at pagbebenta ng firecrackers at pyrotechnics. Gayon din anya ang kooperasyon ng publiko sa pag-iwas na gumamit ng mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa kabila nito, sinabi ni Vergere na inaasahan nilang madadagdagan pa ang firecracker-related injuries sa pagtatapos ng kanilang monitoring sa January 6, 2023. Ulit pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalya ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, ikalawa ng buwan ng Enero 2023. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas mula magnagilang mahalagang palala. Philippine Standard Time! 15 minutos na po makalipas ang nagmamadaling alas 7 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon na kung saan ay sabayan po ninyo kami napapakinggan sa buong Pilipinas sa magitan pa rin ng aming mga sister stations, ang Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga, Home Radio Legazpi. Mga kapatid na RPN radio stations, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, RPN DZRL Batac, DXKD Dipologa, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga, at RPN DZKI Iriga. IZ Balita Nationwide. Samantala, naitala ng Bureau of Fire Protection o BFP ang 89 na fire incidents mula December 24 hanggang kahapon January 1, 2023. Ito'y 44% mas mababa kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon na nasa 160 incidents. Ayon kay BFP Spokesperson Fire Superintendent Annalie Atienza, ito ay may kaugnayan sa electrical ignition at paninigarilyo.
Hinimok naman ni Atienza ang publiko na i-check ang kanilang power lines upang maiwasan ang pagkakaroon ng fire incidents, particular na sa residential areas. Samantala, sinabi ng BFP na sisimulan nito ang modernization program nito ngayong taon dahil may 191 na munisipalidad pa rin ang wala pang fire trucks at activated fire stations hanggang ngayon. Sugatan naman ang dalawang indibidwal matapos tamaan ng ligaw na bala sa Abra. Sa gitna ng pagdiriwag ng bagong taon, ayon kay Police Regional Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Ronald Agayo, 72 oras ang ibinigay niya sa kanyang mga tauhan upang hagilapin ang mga nagpapaputok ng baril. Nakakalungkot anya dahil may 2 katao ang naitala dahil sa ligaw na bala. Samantala, batay sa pinakahuling datos ng DOH, sumampa na sa 137 ang fireworks-related injuries sa bansa. Samantala, isa sa ilalim sa paraffin test at ballistic test ang pulis na inaresto makaraang magpaputok sa gitna ng pagdiriwang ng bagong taon sa Barangay Tuao North, Bagabag o Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bagabag Police Station, nasa impluensya ng alak. Yun na nga ba eh. Ang suspect na kinilalang si Patrolman Loreto Padual Abrio, 30 anyos, na miyembro ng PNP SAP, at nakatalaga sa 145th Special Action Company, 14 sub PNP SAP, sa Lamot, Ifugao, nang magpaputok ng baril. Agad siyang inireklamo ng isang concerned citizens kung saan nahuli si Abrio sa labas ng isang videoke bar, bit-bit ang kanyang baril na may serial number at marka ng PNP property. Narecover sa suspect ang isang magazine na may 13 bala ng 9mm caliber na nakasilid sa loob ng isang sling bag. Nasa kustodya na ngayon ng PNP Bagabag si Abrio na nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso. 20 ng umaga, pumalo na sa 1.2 million pesos na halaga ng ari-arian sa sumiklab na sunog sa Barangay Calamba, Cebu City, sa gitna ng pagdiriwag ng bagong taon. Ayon kay Fire Officer 3 Emerson Arceo, investigador ng Cebu City Fire Station, posibleng dahil ito sa electrical short circuit, lalo na't ancestral house pa ang natupok ng apoy. Sinabi naman ng nasunugan na hindi sila nagsindi ng anumang paputok kasabay ng pagsalubong sa New Year. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Aabot naman sa 33 pamilya na wala ng tirahan kamakailan matapos sumiklab ang sunog sa bahagi ng Tulay de Latte, Constantino Extension, Barangay Poblacion 2, Marilao, Bulacan. Ayon sa mga tauhan ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad kung saan nagsimula ang sunog at kung sino ang nasa likod ng insidente. Nabatid ng 27 kabahayan ang naabo habang bagya namang naapektuhan ng sunog ang iba pang mga bahay. Wala namang naitalang nasawi, nasaktan o nasugatan matapos ang sunog habang inaalam na rin ng mga otoridad ang kabuang danyos. Samantala, generally peaceful ang pagsalubong sa taong 2023 sa Metro Manila. Ito ay ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO matapos na walang maitalang major untoward incidents ang mga otoridad. Sinabi ni NCRPO Regional Director Major General Jonel Estomo na walang naiulat na firecracker-related incidents o anumang injury dahil sa stray bullets, indiscriminate firing o sunog na may kaugnayan sa paputok. Nakatulong anya dito ang mga pagsisikap ng mga kapulisan sa pagbabantay sa mga insidente tulad ng paggamit ng illegal na paputok. Gayon din ang ipinatupad na ban sa pagbebenta at paggamit ng illegal firecrackers. 2 ang sinilang naman kasabay ng pagdiriwang ng bagong taon sa Dr. Josefa Belia Memorial Hospital. Ayon sa ulat, alas 12:00 nang ipinanganak ni Mami Miliani Soriano ang baby na si Natalie Mary. Habang 2 minuto lang ang pagitan ng masilayan ni baby Ashley, ang mundo ng ipanganak na ito ni Mami Janeline Muska. Samantala, batay sa datos ng Favelas Hospital, mas mababa pa ang bilang ng New Year baby ngayong 2023 na naitala kumpara sa nakalipas na taon.
pinanawagan ng pagkakaisa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagsalubong sa taong 2023. Sa kanyang mensahe, hinimok ng puno ehekutibo ang mga Pilipino na panatilihin ang pagkakaisa upang mapagtagumpayan ang mga kakaharaping pagsubok. Kumpiyansa naman ng Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga Pilipino ay mas gaganda ang estado ng bansa. Ipinunto pa ni Pangulong Marcos na mula sa mga nangyari sa nakalipas na taon, umaasa siyang lilikha ito ng lakas at inspirasyon na tunay anyang magbubuklod sa bawat isa, ang tunay na pagmamahal sa kapwa Pilipino at sa bansa. Binigyan din pa ng punong ehekutibo na mahalagang isa buhay ang tunay na kahulugan ng solidarity. Dalawang babae naman ang isinilang kasabay ng pagdiriw... Uy, tapos na pala yun. Samantala, sa iba pa natin yung mga balita, muling nagpaalala sa mga employer ang Department of Labor and Employment kaugnay sa pay rules ng mga empleyadong pumasok sa gitna ng pagdiriwang ng bagong taon. Ayon sa Department of Labor, ang mga empleyadong pumasok ng January 1 na idiniklarang regular holiday ay babayaran ng kabuang 200% sa kanilang sahod para sa unang 8 oras at karagdagang 30% naman ng kanilang hourly rate para sa mga mag-overtime sa kanilang otra batch. Ayan. Tatanggap naman ng 30% para sa kanilang minimum wage ang mga manggagawang pumasok ngayong araw, January 2, na idiniklarang special non-working holiday. At bukod dito, babayaran din ng karagdagang 30% sa hourly rate ng mga employer ang mga empleyadong mag-overtime. Nakataas ang full alert status ng Philippine National Police hanggang Enero 6 kung saan inaasahang magbabalik normal na ang sitwasyon matapos ang mahabang holiday break. Ayon kay Colonel Rodrigo Maranan, pinuno ng PNP Public Information Office, bahagi ito ng security plan para sa holiday season kung saan lahat ng mga tauhan ito ay hindi hinihikayat na mag-leave upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Binigyan din ni Maranan na kinakailangan ng presensya ng mga pulis, lalo't marami na ang magbabalik trabaho at eskwela. Matatandaang noong nakaraang buwan ay inatasan ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang mga tauhan ng PNP na paigtingin ang security measures at police presence sa mga itinuturing na places of convergence, kabilang na ang transportation hubs at mga lansangan, partikular ang mga patungo at mula sa Metro Manila at iba pang urban areas. Bentiseis minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, dumako muna tayo sa labas ng studio. Kamara Cayod Marino, ngayon 2023 upang higit na mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ang detalye niya ni Ate de Patrol 17, Jopel Plenio. Jopel? Magdodoble kayod ngayong 2023 ang House of Representatives upang masiguro na magdudulot ng kaginawaan sa bawat pamilyang Pilipino ang anumang makakamit na economic growth ng bansa. Ginawa ni House Speaker Martin Romualdez ang pahayag matapos ang naging pagtaya ni Finance Secretary Benjamin Jokno na magiging mabilis ang paglago ng ekonomiya pagsapit ng 2023. Ayon kay Speaker Romualdez, isang welcome development para sa Kamara ang sinabi ni Jokno na worst is over para sa Pilipinas at asahan na ang mas magandang taon. Giit ng House Speaker, magsisilbi itong inspirasyon para sa kanila upang mag-double time sa kanilang mga trabaho pagbalik ng sesyon ng Kongreso. Makasisiguro aniya ang publiko na isusulong nila ang pagpasa ng mas marami pang panukalang batas na higit na magpapalakas sa ekonomiya at magpapabuti sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño nag-uulat para sa Impilang May Tanong Lakas, DWIZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat Patrol 17 at Chopel Pileño. Samantala, naniniwala ang grupo ng mga negosyante sa Pilipinas na lalago ang ekonomiya ngayong 2023. Sa gitna ito ng pangambang posibleng maganap ang worldwide economic recession sa susunod na taon dahil sa pandaigdigang inflation at mataas na interest rate. Bukod pa dito, inaasahan din ang mga kaguluhan sa ekonomiya ng European Union o EU
Bunsod pa rin ang patuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at ang inaasahang resesyon sa Amerika. Kumpiyansa naman ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII na kung magpapatuloy ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa, posibleng pumalo ito sa 6.5 hanggang 7.5 ngayong taon. Matatanda ang una ng nagpakayag ng pagiging positibo ang Department of Finance o DOF na malaki ang tsansang gumanda na ang ekonomiya sa Pilipinas at posibleng bumilis ang growth rate ng bansa dahil tapos na ang worst scenario nito. Samantala, iginiit naman ang nasabing grupo na patuloy nilang susuportahan ang mga hakbang na ginagawa ng Administrasyong Marcos na magtutulak ng mas marami pang reforma, mapataas ang sektor ng infrastruktura at mas mapabuti ang sektor ng agrikultura. Abantala, nakatitiyak si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa Vietnam at India bilang fastest growing economy sa Asia-Pacific region ngayong taon. Inaasahan din ni Salceda ang pagpababa ng inflation sa susunod na taon. Unti-unti namang naibalik ang tiwala ng mga pribadong sektor na may balik sa pre-pandemic level ang unemployment rate sa bansa. Anong mambabatas, kailangan lang na maging agresibo ang pamahalaan upang may benta ang Pilipinas bilang manufacturing destination. Ito ay matapos makapagtala ng highest annual growth rate na 76.4% ang manufacturing sector noong Oktubre ng nakarang taon. Samantala, sinabi ni Salceda na dapat mahimok ang mga investors sa BPO at technological manufacturing sector na mamuhunan sa Pilipinas kasunod ng paglipat ng mga semiconducting manufacturing company mula China patungo sa mga bansa na kaalyado ng Amerika. Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga overseas Filipino workers o OFWs na tumulong sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Kinilala ng punong ehekutibo bilang mga makabagong bayani ang mga OFW na nagsasakripisyo para maibigay ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ayon sa Pangulo, nagbigay ng malaking ambag sa bansa ang mga OFW dahil isa ang mga ito sa tumulong para maibangon ang bumagsak na ekonomiya ng Pilipinas dahil sa iba't ibang krisis, bunsod na rin ang Russia-Ukraine war at COVID-19 na pandemic. Sa kabila nito, tiniyak ni PBBM ang pagpapaigting sa Department of Migrant Workers o DMW na may layuning matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalya ng ating mga pangunahing mga balita sa IC Balita Nationwide bago magang edisyon 2023. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 31 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Cinco minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa patuloy pa rin pag-aatid namin sa inyo ng mga detalye ng ating IC Balita Nationwide pangumagang edisyon ngayong araw na ito ng Lunes. Samantala, nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang 464 COVID cases o COVID-19 cases sa unang araw ng 2023. Dahil dito tumuntong na sa 4,064,779 ang COVID-19 caseload. Batay pa sa datos ng kagawaran, bumulusok sa 13,061 ang bilang ng mga aktibong kaso ng naturang sakit na pinakamababang bilang sa loob ng halos 6 na buwan mula nang maitala ang 13,021 active cases noong July 9, 2022. Sumampa naman sa 3,986,321 ang total recoveries matapos itong madagdagan ng 760 habang pumalo naman sa 65,397 ang death toll. Namumuno pa rin ng Metro Manila sa mga rehiyon na nakapagdala ng pinakamaraming kaso sa nakalipas na dalawang linggo na may 3,245, sinundan ng Calabar Zone 1,521, Central Luzon 744, Western Visayas 395 at Ilocos Region 301 cases.
Pagdating naman sa lalawigan at siyudad, ang Quezon City ang may pinakamaraming kaso sa nakalipas na 14 na araw na may 771 cases, sinundan ng Maynila 426, Provincia ng Cavite 424, Laguna 400 at lalawigan ng Rizal 377 cases. Tiniyak naman ang DOH na handa ang healthcare system ng bansa sa pagsirit ng COVID-19 cases matapos ang holiday season. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na handa o na naka-alerto ang lahat ng mga ospital sa bansa para dito at mayroon din anyang mga nakahandang gamot para sa mga severe COVID-19 cases. Binigyan din naman ng opisyal na 74% na ang porsyento ng populasyon ang fully vaccinated at nagsisilbian niyang protective measure sakaling magkaroon muli ng COVID-19 surge. Nakatutulong din anya ang patuloy na pagsusuot ng face mask, gayon din ang pagpapaturok ng booster shots. 38 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga, may report pa rin tayong tatanggapin mula sa labas ng studio. Mahigit 73 million na mga Pinoy fully vaccinated na ayon po sa Department of Health. Alamin natin ang detalye ng balitang yan ay hatid ni Patrol 5, Aya Yopanko. Aya? Nakapag fully vaccinate na ng kontra COVID-19 ang gobyerno ng mahigit 73 milyong Pilipino hanggang sa pagtatapos ng taong 2022. Ito ang laman ng accomplishment report ng Department of Health mula Hulyo hanggang Disyembre 2022 matapos madagdagan ng mahigit 3 milyong individual ang mga nabakunahan kontra COVID. Katumbas ang naturang bilang ng 94.5% ng eligible population na bakunado na ngayon. Nasa mahigit 21 milyong Pilipino naman ang naturukan na ng unang booster dose habang halos 4 milyon ang may second booster dose. Sinabi ni DOHOIC Maria Rosario Vergere na magkakaroon ng bansa ng supply ng bivalent vaccines sa unang quarter ng taong 2023. It's Patrol number 5 by Yupanko. Nag-ulat si Pelometo del Lacas, DWIC. IZ Balita Nationwide. Patrol 5, Aya Yupanko. Handa na magpatupad ng travel restriction ang Bureau of Immigration o BI para sa mga pasaherong papasok mula sa China o papasok mula sa China. Ito'y matapos iayag ni BI Commissioner Norman Tansinko habang patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa mga probinsya ng China. Ayon kay Tansinko, kinukuha na nila ang hudyat mula sa Malacanang at Department of Health DOH sa posibleng pagpapatupad ng mga bagong travel restrictions. Sa kabila nito, nagsimula na rin magpatupad ang ilang bansa ng hakbang sa pag-iingat sa travel precautionary measures para sa mga pasaherong nagtutungo sa China. Handa na ang ahensya na ipatupad ang anumang hakbang ng gobyerno upang maiwasan ang panibagong surge sa bansa. Naiulat naman ng BI na mahigit 30,000 Chinese tourists lamang ang nakapasok sa bansa noong nakaraang taon. Bakwa naman na nagkamit ng mataas na trust rating sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Batay sa pulso ng Filipino Survey na isinagawa ng Issues and Advocacy Center o the Center, nakakuha ang punong ehekutibo ng 87% gross trust rating habang na nakatanggap naman ng 88% ang pangalawang Pangulo. 74% ng respondents mula Mindanao ang nagsabing tiwala sila sa Pangulo. 89% naman ay mula sa Visayas, 83% sa Luzon at 82% naman ay nagmula sa National Capital Region. Nakakuha rin si VP Sara ng pinakamataas na rating sa Mindanao na 97%, 91% naman sa Visayas at 81% sa Luzon at 84% naman sa NCR. Samantala, 6% ng respondents ang nagsabing wala silang tiwala kay Pangulong Marcos at VP Sara. Nakatanggap naman ng 78% na satisfaction rating sa performance ng Pangulo habang 82% naman
Juan ang Vice Presidente. Isinagawa ang naturang survey sa 1,200 respondents sa buong bansa mula December 5 hanggang December 12, 2022. Umaga, malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa unang linggo ng 2023. Batay sa pagtaya ng mga taga-industriya, posibleng umabot sa 2 piso at 50 sentimo hanggang 2 piso at 80 sentimo ang aumento sa kada litro ng gasolina. Maaari namang pumalo sa 2 piso at 10 sentimo hanggang 2 piso at 40 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel. Habang 2 piso at 80 sentimo hanggang 3 piso naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Samantala, nagpatupad naman ang rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at auto LPG ang Petron Corporation at Sulena. Epektibo ito simula kahapon, Enero 1, kung saan ipinatupad ang Petron Corp ang 4 pesos and 20 centavos na tapyas presyo sa kada kilo ng LPG, habang 2 pesos and 35 centavos naman ang bawas sa kada litro ng auto LPG. Nagpatupad naman ang Sulane ng 3 pesos and 9 centavos na rollback sa kada kilo ng LPG. Patuloy ng Marcos administration ang kanilang mga hakbang upang matiyak ang pagkakaroon ng mura at masang enerhiya sa pamamagitan ng pagsulong at paggamit ng renewable energy sources. Ito ang pinangako ng Department of Energy kung saan tinukoy ng ahensya ang mga pangunahing plano para sa 2023 kabilang ang pag-update sa Philippine Energy Plan at pagpapatuloy ng mga contingency measures at aktibidad upang matiyak ang supply ng enerhiya sa mga kritikal na panahon at pagtulak para sa patuloy na pag-unlad ng alternatibong gasolina at pagpapabuti ng access sa kuryente. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA ng enerhiya ay magiging pangunahing sektor na sa pagtutulak ng administrasyon para sa paglago ng ekonomiya at pagtaas ng trabaho. Mababatid na nagpahayag din ng Presidente sa kanyang SONA ng paniniwala na panahon na upang muling suriin ang diskarte ng bansa sa pagtatayo ng mga nuclear power plant sa Pilipinas habang patuloy na sumusunod sa mga regulasyon ng International Atomic Energy Agency para sa mga nuclear power plant. Pinalaan naman ng Land Transportation Office o LTO ang mga habal-habal rider na nag-aalok ng sakay sa mga pasahero sa Metro Manila. Ito'y matapos maglipa na ang mga hindi otorisadong rider dahil sa pahirapang pagsakay sa mga taxi at pag-book sa mga ride-hailing app sa gitna ng holiday season. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Jose Arturo Tugade, kanilang kakasuhan ang mga kulorum na mauhuling nagsasakay ng mga pasahero. Nagbabala rin si Tugade sa mga miyembro ng Motorcycle Taxi Pilot Study na kanilang papatawan ng parusa ang mga naniningil ng mataas na pasahe sa kanilang mga mananakay. Matatandaang dumami ang mga reklamong natatanggap ng ahensya mula sa mga pasahero dahil sa paniningil ng mahal ng mga driver sa kanilang mga sakay, mahaba man o maikling distansya nito. Naglabas naman ng fare matrix ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa EDSA Bus Carousel kasunod ng pagtatapos ng libreng sakay sa ilalim ng Service Contracting Program ng Pamahalaan. Batay sa Board Resolution Number 189 Series of 2022, nagsimula alas 5 kahapon ng umaga ang operasyon sa EDSA Busway sa ilalim ng Fare Back Scheme gamit ang fare matrix o guide na inaprubahan ng LTFRB na nagbibigay otoridad para makasigil ng pamasahe ang mga driver sa kanilang mga pasahero. Labatid na nasa kabuang 550 public utility bus mula sa ES Transport and Partners Consortium at Mega Manila Consortium Corporation ang kasalukuyang tumatakbo at maaaring magpatuloy sa kanilang operasyon sa EDSA Busway. Samantala, nagpaalala naman ang LTFRB sa mga POB drivers na sumunod sa mga pulisiya ng ahensya upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga pasahero. Ang sinumang mauhuling lumabag ay papatawan ng karampatang parusa kabilang na ang pagkansela ng kanilang Certificate of Public Convenience o prangkisa. Namahagi na
naman ang mahigit 28.1 million pesos na halaga ng cash assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong pamilya bunsod ng matinding pagbaha dulot ng shear line sa Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ayon kay DSWD Region 10 Assistant Director Ronald Ryan Kua, nakatanggap ng ₱5,000 ang mga residente sa ilalim yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Kabilang naman sa mga nabigyan ang 1,016 residente mula sa Jimenez, 422 na pamilya mula sa Plaridel at 24 naman na pamilya sa Gingoog City. Personal namang ipinaabot ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uya ang cheque na nagkakahalaga ng ₱2,000,000 kay Misamis Occidental Vice Governor Rowena Gutierrez bilang tulong ng lungsod sa probinsya. Sa mahigit 400,000 halaga ang kinita ng pamahalaan mula sa kadiwa ng tradisyonal na Pasko program. Batay sa year-end report ng Administrasyon Marcos, sinabi ng Office of the Press Secretary na abot sa 1.22 million pamilya ang nabigyang serbisyo sa ilalim ng naturang programa na itala naman sa 450 kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka at agri-fishery enterprises ang kumita mula sa 19,383 kadiwa selling activities sa buong bansa. Bukod sa kadiwa outlet, ang gobyerno rin ang nagpapatakbo sa Agri-Pinoy Trading Centers at Diskwento Caravans upang patatagin ang mga supply at presyo sa sektor ng agrikultura, partikular na ang asukal. Nabatid na sa ilalim ng kadiwa ng Pasko Caravan, layunin ng Marcos Administration na may pagpatuloy ang programa ngayong 2023. Samantala, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. 374,000 na halaga ng shabu nasabat sa dalawang suspeka sa Paranaque. Detalye ng balitang yan ay hatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Aabot sa 374,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng Paranaque City Police Station Drug Enforcement Unit. Katuwang ang mga tauhan ng BF Homes Police Substation sa ginasan itong drug buy-bust operation sa Street 4th State, Barangay San Antonio, Paranaque kahapon, kung saan nadakip ng mga ito ang dalawang babaeng drug suspect sa kalakaran ng illegal na droga sa nasabing lungsod. Kinilala ang mga suspect na sina Lania Cusain Milig, 22 anyos, at Sophia Andatun Matampay, 23 anyos, kung saan nakumpiska sa mga ito ang 4 na sachet ng shabu, 1,000 pisong ginamit bilang buy-bust money, 6,000 pisong boodle money, at 1 brown na shoulder bag. Abang sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Paranaque Police Station ang mga suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Patrol 11, Tina Olasco, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. IZ Balita Nationwide. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa ating pinaka-detalye ng IC Balita Nationwide, pangumagang edisyon 2023, ngayong araw na ito ng Lunes, ikadalawa ng buwan ng Enero. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paralala, Philippine Standard Time, 50 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Pangkalakalan. Mas pinalakas ng land bank ang suporta nito sa fisheries sector matapos pumalo sa halos 3 billion pesos ang inilabas nitong loan hanggang nitong buwan ng Nobyembre. Sa dinaos ng Land Bank Agri-Senso Virtual Forum na dinaluhan ng 115 fisheries officers at iba pang stakeholders sa buong bansa, inanunsyo ng Land Bank ang mga kinakasa nilang lending program sa pagpapalakas ng kontribusyon ng fisheries sector para maabot ang food self-sufficiency sa bansa. Kabilang sa mga lending programs na ito ay ang SALT
o ang Sustainable Aquaculture Lending Program o pagsasakang pantubig para magbigay ng credit assistance sa fishers, associations, cooperatives o federations, non-government organizations, micro, small and medium enterprises, large agribusiness enterprises at countryside financial institutions. Nagbibigay din ang land bank ng pautang sa ilalim ng Commercial Fishing Vessel Financing Program bilang ayuda sa mga commercial fishing operators para makabili ng bangka pang domestic o overseas use. Balita sa labas ng bansa. Hindi naman bababa sa 15 turista ang nasawi matapos bumaligtad ang kanilang sinasakyang busa sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga biktima ang 4 na mga bata, habang 47 na individual ang patuloy na ginagamot sa ospital dahil sa tinamong mga sugat matapos ang aksidente. Nabatid na pabalik na sana mga biyahero mula sa Guayabitos na isang beach town sa bahagi ng Puerto Vallarta. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa entertainment o trending news. Hoy, senyor, eto good news to para sa mga Jaden fans. Dahil bukas na daw na makipag-collab si Nadine Lustre sa kanyang ex-boyfriend na si James Reid sa oras na muli silang magkatambal. Sinabi daw ni Nadine na nais niyang gumawa ng ibang genre para maiba naman ang maipakita niya sa mga tao. Tinitingnan pa lamang ng aktres kung mayroong offer sa kanya. Pero sa ngayon ay wala pa at inamin itong mas masaya siya sa paggawa ng pelikula kumpara sa teleserye dahil sa hectic schedule. Magugunit ang 2017 pa lamang ay natapos na ang huling teleserye na Till I Met You na tambalang Jaden o sina James Reid at Nadine Lustre. Kasi nung nakaraan, senyor, ang ginawa na ito ni Nadine, di ba horror? Yung kanyang pelikulang deleter sa MFF. Siguro nag-enjoy siya sa ganung genre. Hindi yung pa-sweet-sweet. Ayaw na niya pa sweet-sweet. Ayaw na niya. Ayaw na, okay. Serious na siya, ha? Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga at Happy New Year. Ang balita natin ay tungkol sa NBA. Desidido makakuha ng Brooklyn Nets ng titulo sa taong ito at nakakuha na naman sila ng isang panalo kahapon nang kumana si Kyrie Irving ng 28 points at dinagdaga ni Kevin Durant ng 23 points laban sa Charlotte Hornets sa score na 123-106. Ito ang 11th straight victory ng Nets. Ang kartada nila ngayon ay 24-12. Tumulong si Royce O'Neal at Nick Claxton na may 14 points apiece para sa Nets. Yuta Watanabe ay may 11 points at si TJ Warren ay may 10 points sa laro. Si LaMelo Ball ay may 23 points, 7 rebounds at 11 assists para sa Charlotte. Tinulungan din siya ni Mason Plumlee na may 22 points. Ang kartada ngayon ng Hornets ay 10-27. Sa ibang mga laro, panalo po ang koponan ng Pacers laban sa Clippers, 131-130. 76ers, panalo laban sa Thunder, 115-96. Panalo ang Heat on a last second shot, 126-133 laban sa Jazz. At ang Dallas Mavericks, panalo ng isang puntos laban sa Spurs, 126-125. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Ang isa pang edisyon, ba't ba ako nakaginito? Sabihin nyo, ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide, dito pa rin po sa IZ Radio at IZ TV. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat sa serbisyo. Sa komentaryo numero 1. Kami po naman ang nagatid sa inyo ng mga balita. Ako po, si Jam Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. At susunod na, agad-agad, ang inyong pinakahintay para sa taong 2023, ang panatuntunang Karambola! Saan ka ba? IZ Balita Nationwide.